mga master. So another ano na naman to, gusto kong gawang mga video kasi parang magandang content, kasi magpapalit kami ng transmission ng Isuzu Giga 6W G1. So bale, ito yung ano, magiging first vlog ko simula nung manggaling ako sa Bicol. Magto 2 weeks pa lang ako dito. So sabi ko magandang content to. So ang kanyang makina ay, so ayan, ang makina niya, ayan, hindi kitang gaano, ayan, oh. 6WG1. Ayan, naka inline injection, mapump na electronic na din. So ang problema daw nito is transmission, binaklas na namin. Ayan, yung transmission niya. So medyo nakakapagod ang pagbaklas nito. Tapos nandiyan na rin yung ipapalit kasi i-convert to sa manual galing, kung tawagin niya tayo na smoother. So papalitan na lang ng manual na 7 na cambio. So ito, ito din yata to, kaso yung naka-smoother to, yung dihangin kumbaga tawagin ng iba. So tingnan natin yung ipapalit na transmission. So ayun, nalinis ko na kasi yung ayan, yung kanyang ano, mga pamalit. Nalinis ko na ay, sabi ko bago ako matulog, magbablog muna ako kasi matagal lang din pag-vlog. So ito yung ipapalit. Yun, may retardant. Medyo nilinis ko na ng konti, so eh, masyadong madumi. So ayun, manual na to. Yan, dyan isasalpak. Tapos, abangan nyo pagkasalpak kung ano yung magiging takbo nito, kung magiging maganda ba, kasi kukonvert din yung kanyang kamyo. Ayan. So umalis lang si kuya kasi bumili ng hindi, pinapalitan yung flywheel kasi iba. Yung kanyang sensor ay nasa likod, hindi sa gilid. Saan ba yung ano, flywheel? Flywheel. Ayun, nailaliman. So ginawa kong patungan kanina siya. Dito. Yung original niya kasi, ayan, ito, ito yung flywheel niya. Nasa kabila niya yung kanyang tinatapatan ng sensor. Yun, kasama nun ng transmission ipapalit is nasa gilid yung tinatamaan ng sensor. Nandito, imbis na dun sa ilalim, so ipapalit ng gantong klase din na pang, ano na, manual. So abangan nyo pati yung conversion niya sa cambio, tapos sa rewiring, kasi wala na tong ano, tinanggal na yung control module niya sa transmission. So ibabypass na lang para mag-start. So matagal-tagal nitong gagawin is yung cambio niya, kasi yung cambio niya is the ball joint. So yun, baka mga 3 days daw kami or 4 days. Mamaya isusukat ko na yung flywheel niya. So abangan nyo, kasi tinanggal na namin, wala ng flywheel yan, oh. So abangan nyo mga master kung anong magiging resulta ng conversion na to. Nandito kami ngayon sa ano, Valenzuela. Bale, may convert na daw na truck dito dati si kuya. So pangalawa na to. So abang hinihintay ko kasi nga ipinapalit yung flywheel, kasi hindi akma, baka hindi yun kumandar or hindi magmat sa kanyang transmission. So galing pa kasi ako ng Santo Tomas kaninang umaga. Umalis ako doon ng 2:30, dumating ako ng 4:30. Konting oras lang tulog, kaya i-dip muna ako abang naghahantay. Samantala yun natin makapagpahinga kasi baka mag overtime tayo mga master. So i-dip muna ako ng konti. Tapos na namin ikbit yung trans neutral. Meron na agad ng clutch. So ayun, ito na yung palit transmission. At ito, pinalitan. Sa 5. Ha? 5.
Magason. So, hintayin lang natin yung hangin maging cheese. Malamang tinanggalan na to ng check engine kaya wala ng check engine. So, inumabot ng 4 days yung palit ng transmission halos 4 to 5 days overtime. So, ayun, successful yung ating Kunting adjust na lang ng adjuster ng mga ball joint. Bay pa man nag ano, hero. Oh. Ha? So, ina-adjust na lang natin yung balik. Ma-adjust na lang yung linkage. Wala na yung ano ni. Ha? Pa? Sagad. Tuo. Hindi naman gaanong ano. Sa? Yeah. Iyan ang nagsasabit. So ayan, manual transmission. Galing sa electronic yung dihangin. The linkage type. So yan, na-adjust. So ayun, natapos na rin namin sa wakas. Nag-adjust na lang si Kuya ng mga linkage adjuster nga, yung mga ball joint. So ayan, tapos na. Okay na, okay na rin yung flats. Yan, 4 days halo. So ayun yung pinagpalitan. Ayan. Ayan, pauwi na ulit kami ng Antipolo. Kasi tapos na. Sige! So ayan mga master road test. Ayan. Ayan. So ayan, yung pinalitan ng transmission, susubukan yung shifting. Ba nang road testan pala dito. Ayan, yung reverse kung maganda. Ayan, so tapos na.